Romans chapter 12 verse 1 to 2, yan ang mensahe ng Panginoon ngayong araw na to. The title of this message ho, Live a God-Centered Life. Mamuhay na nakatuon, mamuhay na nakasentro ang buhay sa Diyos. Amen po ba? Napakaganda, kasi bakit po? Ma-realize mo sa araw na ito na teka, paano ko masasabi na nakasentro na talaga ako sa Panginoon? At paano ko masasabi sa oras na ito na nakasentro pa ako sa sarili ko? Tingnan niyo po. Sino ang sentro ng buhay mo? Pwede mong sa oras na ito, pwede mong hindi masagot, o pwede mong personal na masagot, pero titingnan natin dito. Sino ang sentro ng buhay mo? Pwede yung sarili mo. O pwede naman ho ang pamilya mo. Pwede rin ho ang pag-aaral. Pwede rin ang trabaho. Pwede ang negosyo. At ang sabi dito ho, kaduluhan, nagiging sentro ng ating buhay ang isang bagay o tao kung ito ang focus o priority natin. Ngayon, masasagot mo ngayon, sino ang sentro ng buhay mo? Ang sagot mo, sa oras na ito, Pastor, ang sentro ng buhay ko, nakapokus kasi ako sa business eh. So yun ang sentro ng buhay mo. Kung nakapokus ka ngayon sa pag-aaral, sa pamilya mo, yun ang sentro ng buhay mo. Pero ang malungkot na katotohanan sa part na yun, ibig sabihin hindi ka naka-align ng tama. Kasi ang pinag-aaralan at pag-aaralan natin sa oras na ito, paano makasentro sa Diyos? The moment na itong lahat yung priority mo, the moment na itong lahat ang focus mo, then wala si Lord. Nasaan si Lord sa eksena? Hindi siya priority. Nasaan si Lord? Sekundarya lang si Lord. So hindi tayo God-centered. Sa oras na ito, mas mainam, nakasentro ka sa Diyos at lahat ng mga to, sekundary na lang. Amen po ba? Mas magandang pamumuhay ang ganung buhay, nakasentro ka sa Diyos at lahat ng kasunod na gagawin mo ay para sa Diyos. Lord, kaya ako iniingatan ang sarili ko para sa iyo, hindi ho yun selfishness. Hindi ho yun. Dahil iniingatan mo ang sarili mo para sa Diyos, it means, nirerespeto mo yung Diyos na nagbigay ng sarili mo. Alam niyo, sabi ng Biblia, ang iyong katawan ang templo ng Diyos. Kaya pag iniingatan mo ang katawan mo, hindi ka ho, andyan, hindi ka greedy, hindi ka selfish. Bakos, iniingatan mo ang sarili mo dahil para ma-please mo ang Diyos. Pangalawa, yung pamilya, pag-aaral. So, the moment na ginawa natin ang lahat ng ito, na naka-focus, naka-priority itong lahat, mga kapatid, magpo-fall tayo dito. Imbis na mag-success ka dyan, imbis na magtagumpay ka sa buhay mo, sa mga pinagpupukusan mo sa mga bagay na ito, hindi mo mangyayari. Kasi bakit? Si Lord yung hinuli mo. Kailangan itong lahat ay maipasakop mo at si Lord ang maging sentro ng iyong buhay. Amen po. Yan ang ating mensahe ngayong araw na ito. So ngayon, sabi dito, how to live a God-centered life. Paano nga ba tayo mamumuhay na ang Diyos ang sentro ng ating buhay gamit ho ang Romans chapter 12 verse 1 to 2? Amen ho, kasi kailangan natin mapag-aralan ito dahil sabi ni Pablo sa mga mananampalataya na taga-Roma, kung gusto natin ma-please ang Diyos, kung gusto natin talaga mapapurihan ang Diyos, kailangan number one, sabi dito ho, offer yourself to God. Yan ang pinaka unang gagawin mo kung gusto mong mapaglabanan at gusto mong hindi maging mga sarili, kailangan i-offer mo ang sarili mo sa Diyos. Amen. Kaya natin i-offer yung word na yourself dyan, dalawa ko ibig sabihin yan, yung buong buhay at yung buong pagkatao. Okay, kaya natin i-offer sa Panginoon, Lord, eto ang aking sarili, ino-offer ko sa iyo, kaya lang may mga pagkakataon sa buhay natin na parang bigay-bawi tayo. May mga time na parang may isang buwan, Lord, para sa iyo ako ng isang buong buwan. Kaya lang may mga time, lilipas yung isang buwan parang sa iba ka naman. Pwede bang maging ganun ang buhay ng isang Kristiyano? I-offer mo sa Diyos ang sarili mo ngayon, tapos sa susunod na mga araw, hindi na sa Diyos? Hindi ho. Pag in-offer mo ang sarili mo sa Diyos, kasi gusto mo maging sentro ang Diyos sa iyong buhay, kapatid, ang ibig mong sabihin, pag in-offer mo yung sarili, binibigay mo sa Diyos ang iyong buong buhay. Amen. Mahirap po itong gawin. Pinag-aaralan natin, although mahirap gawin, pero ito yung nire-require ng Diyos na gawin natin. Buong buhay at buong pagkatao. Ano ang composition ng tao? Meron tayong katawan, mayroon tayong espiritu, mayroon tayong kaluluwa, at lahat ng bagay na ito, pag sinabing whole person, kailangan i-offer mo ito sa Diyos. Pastor, ino-offer ko sa Panginoon ang aking kaluluwa. Paano yung katawan? Kapatid, pag in-offer mo sa Diyos ang iyong sarili, sinasama ang katawan. Amen po? Mga kapatid,
The moment na nagpasyakang i-offer mo sa Diyos ang iyong sarili, may kaaway na maglalagay ng mga barrier para hindi mo magawa yung mga gusto mong gawin para sa Diyos. Sino dito ang nagpaplano? Sabi Lord, magpapagamit na talaga ako kasi alam niyo, sa totoo lang, walang tao, walang talento. Naniniwala pa kayo dito? Walang tao na walang talento. Lahat mayroon. Ang iba mo, sabi nila, wala talaga pastor. Tingnan mo, pag umatin sa isang seminar, pag umatin sa isang mentoring, lumalabas, meron. Simple lang lumikha ang Diyos ng, alam niyo, may purpose ang lahat ng bagay. Ultimo nga yung tingting, ultimo yung lamok, ultimo yung kilay mo, may purpose yan. Ano, lahat ng bagay, maliliit na detalye, may purpose. Ikaw pa kaya na napaka-espesyal mo sa Diyos. Mga kapatid, yung katabi mo, espesyal yan sa Diyos. Kaya mayroon niyang specific na napakagandang talento na binigay ang Diyos, kailangan lang niyang malaman at kailangan mo lang itong i-commit sa Diyos. Amen o? Offer yourself to God. Kung gusto mo talagang maging sentro na ang Diyos sa iyong buhay, kapatid, i-give up mo yung sarili mo sa Diyos. Pakipagbukas mo tayo sa Romans chapter 12. Eh, babasahin ko dito, Tagalog na Tagalog dito. Sabi dito ho, Romans chapter 12 verse 1, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ano sabi dito, ako'y namamanik sa inyo, ialay ninyo ang inyong sarili bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya, ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Naalala niyo mga Israelita? Sa lumang tipan, pag lalapit ka sa Diyos, pupunta ka sa dambana ng Diyos, hindi pwedeng pupunta ka sa harapan ng Diyos na wala kang dala. Amen po ba? Sa oras na ito, may dala-dala ka ba para ihandog sa Diyos? Parang wala nakapag-amen. At ang sabi dito, hindi kailangan ng pera. Hindi kailangan ng kung ano-ano mang bagay dahil ikaw ang gusto ng Diyos na maging handog sa araw na ito para sa Kanya. Amen o? Kaya kung nandito ka ngayong araw na ito, Lord, sisimba ako ngayong araw na ito kasi i-offer ko sa iyo ang sarili ko, then na-fulfill mo ang gusto ng Diyos sa araw na ito. Alam mo ang gusto ng Diyos sa offering? Ang gusto ng Panginoon, pagpupunta ka para maghandog ikaw, hindi yung dala-dala mo kung ano-ano. Although magbibigay tayo, kasi bakit part yun ang ating pagsunod? Pero ho, ang pinakagusto ng Panginoon sa atin ay yung ating mismo sarili. Pero ang good thing sa panahon natin ngayon, bakit pag nag-o-offer tayo, hindi mo na kailangan mamatay? Kasi nung panahon, pag nag-o-offer, naalala nyo si Abraham at saka si Isaac, pag mag-o-offer ka at that time sa Diyos, kailangan patayin yung tao. Kailangan patayin yung hayop para may offer sa Diyos. Sa panahon natin ngayon, hindi na. Kasi may namatay na para sa iyo at sa akin. Si Jesus ay namatay na para pag-in-offer mo ang sarili mo, valid na siya. Kasi bakit po? Si Jesus na tinanggap po sa iyong buhay, pag-aharap ka sa Diyos, valid ka na. Offer yourself to God, full life, and full person. Yun ho ang requirement sa atin. Pag nag-alay ang mga tao sa Diyos, personally, pag nag-alay ang mga tao at that time sa Diyos, kailangan walang dungis. Alam mo sa totoo lang, kung walang dungis ang requirements para i-alay, balikan ko lang, hindi tayo karapat-dapat. Pero bakit sa panahon natin karapat-dapat na tayo pag umaalay, naghanog tayo sa Diyos dahil na naman kay Jesus? Dahil sa dugo ni Jesus na tinanggap natin at dumanag sa krus, tayong lahat sa oras na ito ay karapat-dapat sa pagsamba at paghandog na ating ginagawa para sa Diyos. Mga kapatid, gusto mo maging God center ng buhay mo, ang pamumuhay mo, ibigay mo ang buong buhay mo sa Diyos. Amen o? Ibigay natin sa Diyos. Pangalawa, sabi dito ho, pangalawa ho, para maging center natin ng Diyos sa ating buhay, do not be conformed to this world. Huwag tayo ho makiayon sa takbo ng mundong ito. Ang mundo natin ho, may sariling pattern, ang mundo natin ay may sariling mga paraan. Pero ang tanong ho ba, yung paraan ho ba ng mundo ay dapat nating tularan? May mga case na ang paraan ng mundo ay dapat huwag nating tularan, especially ho kung ang paraan ng sanlibutan ay para sa kasamaan. Tandaan niyo ho, ang sanlibutan ho may sariling standard, ang sanlibutan ho may sariling patakaran, may sarili silang paraan. The moment na inabsorb or the moment na tayo ho ay nakipag-emerge ho sa bagay na ito ng sanlibutan, babalik na naman tayo sa pagiging self-centeredness natin. Ang sanlibutan o mga bagay sa sanlibutan ay mga bagay na nakapupukaw nung ano, nasa nanlaman. Tandaan nyo, sabi ng Bible sa Santiago, ang kaaway ng Diyos ang kaibigan ng sanlibutan. So malalim ho terminology,
Pero dito sinasabi ni Pablo sa mga taga-Roma, kung gusto mo ang buhay mo ay makasentro sa Diyos, wag na wag mong hahayaan na ang paraan ng sanlibutan ay maging paraan mo rin. Ang hirap, ano? Makikita natin dito na hindi ho basta-basta yung inuutos ng Panginoon. Huwag kayong umayon sa takbo ng mundong ito. Yun mismo yung sinabi ni Pablo. Ngayon, pag inisip mo, ano ba talaga ang takbo ng mundong ito? Kung anong uso, yun ang patok. Ingat ho, ingat tayo ho na pumasok, ingat tayo ho na pasukin yung mga paraan ng sanlibutan, kasi the moment na pinasukan natin yan, yung pagiging God-centered natin, nababalik na naman sa pagiging self-centered. Mga kapatid, hindi ho mainam sa isang tao yung pagiging makasarili. Yung laging point niya sa sarili niya, sana mapabuti ako, sana mapayos ako. Kaya nga lagi natin nililimind, pag magbe-pray ka, wag lamang sana puro sa sarili. Isipin mo rin yung ibang tao. Kaya pag nag-pray ka, wag ka lang specifically, yung pamilya mo lang ang pinag-pray mo, isama mo rin yung mga tiki-church. Alam niyo mo bang ang bless natin kasi may pangalan yung church, ang pangalan ng church natin, JCCF. The moment na pinag-pray mo ang JCCF, mapag-pray mo yung pinakamatanda hanggang pinakabatang membro. Gamit lang yung word na yun. Kaya alam, minsan nahihirapan pa tayo. Ang ganda nga ngayon, may mga pangalan na may barangay ng Nyogan, mayroong city ng Tagaytay. Kasi pag inisa-isa mo yan, sa totoo lang, hindi ka matatapos kahit 10 taon pag pinag-pray mo yun, pa isa-isa. Pero ang kagandahan sa ngayon, no, binibigyan tayo ng Diyos ng wisdom. Balikan ko lang ha, huwag tayo ho makiayon sa takbo ng sanlibutan ito. Iba ang takbo ng mundo. Pastor, hindi ko kaya kasi nasa mundo pa ako. Kaya nga, binibigyan tayo ng Diyos ng kakayanan para magbago ng isip. Sino ho dito mga born again ha? Pakisabi amen. Amen. Anong sabi ng Bible sa mga born again? Ang sino man nakipag-isa kay Kristo, isa na siyang bagong nilalang, wala na ang dating pagkatao, siya'y bago na. Pastor, parang born again na ba talaga ako? Hindi ho porque na-baptize, hindi porque ho na tumanggap kay Jesus, ay bago na. Or I mean born again na, hindi ho. Mababago ka lang kung nakikita mo sarili mo, nagtatransform ka, yung luma mong pagkatao ay hindi mo na nakikita. Okay, so balikan natin dito, huwag tayo makipamatok sa takbo ng sanlibutan ito. Kung gusto natin maging God-centered, mga kapatid, i-give up natin yung mga bagay na alam mong hindi tama sa harapan ng Panginoon. Alam ang pattern ng sanlibutan, kung sino yung nakararami, sila yung tama. Sa Bible, hindi ganun. Amen, wala sa dami. Kung talagang tatayo ka sa katotohanan, kahit ikaw lang mag-isa, kapatid, tumayo ka mag-isa. Kasi hindi pareho ang pattern ng sanlibutan at ang pattern ng Diyos. Kung gusto mo talagang maging God-centered ang buhay mo, kapatid, yung pattern ng Diyos ang iyong sundan. Amen o? Sa Bible ang tinuturo sa atin, kahit wala pa yung pinag-pray natin, paniwalaan mo na. Tamag doon, pananampalataya. Sa sanlibutan, to see is to believe. Hindi sila kailanman maniniwala daw kay Jesus, hindi sila kailanman maniniwala sa Diyos unless ang Diyos magpakita sa kanila. Hindi magpapakita ang Diyos Ama sa kanila kasi ang Diyos Ama ay Espiritu. Si Jesus hindi rin magpapakita sa kanila dun sa mga gustong nagsasabi makita si Jesus kasi hindi pa siya bumabalik. Pero darating ang time, yung hiling ng sanlibutan na makita si Jesus ng harap-harapan ng hayagan, late na. Kasi bakit po? The moment na nagpakita si Jesus sa second coming, sa rapture, huli na lahat dahil ang kukunin lang ng Panginoon yung mga naniwala na nampalataya sa Kanya kahit hindi pa siya nakikita. Mga kapatid, ikaw at ako yun. Amen ho ba? Amen. Naniniwala ka ba kay Jesus? Amen. Naniniwala ka bang babalik siya? Amen. Makakasama ka niya. Amen ho? Then finally ho, pangatlong puntos natin at dito natin ho isasagat yung mensahe ng Panginoon. Ano, how to live a God-centered life, discern what is the will of God. Mga kapatid, ano yung una? Kung gusto mo maging sentro ang buhay mo sa Diyos, una mong gagawin, ano, i-offer mo yung sarili mo sa Diyos. Pangalawa, kung gusto mo maging sentro talaga ang Diyos sa iyong buhay, huwag kang umayon sa takbo ng mundong ito. At pangatlo, dito tayo magtatapos, discern what is the will of God. Maraming mga tao hanggang sa kasalukuyan, hindi pa rin alam kung ano ang kalooban ng Diyos sa kanilang buhay. Kapatid, nandiyan na sa iyo ang banal na Espiritu. Ang banal na Espiritu ang magtuturo, magsasabi sa iyo ng tama at mali. Ang tanong, hindi mo pa rin ba alam ang tama sa mali? Alam niyo sa totoo lang bilang mga Kristiyano, kahit hindi Kristiyan, alam nila yung tama sa mali.
Dapat ho, kung ang mga taong hindi mga Kristiyano, alam ang tama sa mali, mas lalo dapat tayo kasi mayroon tayong banal na Espiritu. Amen ho? Discern what is the will of God. Dito ho, yung word na will ng Panginoon, yan yung mga nakalulugod sa Diyos. Pleasing to God. Ano yung mga bagay na nakalulugod sa Diyos? Yun yung gawin mo para maging sentro ng buhay mo ang Diyos. Ano kaya ang kalooban ng Panginoon sa aking buhay? Alam mo kapatid, yung mag-submit ka sa magulang mo, kalooban ng Diyos yun. Amen po ba? Amen. Mga anak, yung mahalin natin at igalang ang magulang, huwag mo nang itanong kung tama ba yun. Kasi tama talaga siya. Sabi dito, kailangan, kung gusto mo maging sentro ng buhay mo ang Diyos, kailangan alam mo yung bagay na gusto niya. Gusto kaya ng Diyos na magpagamit ka sa gawain? Gusto kaya ng Diyos na ngayong araw na ito nandito ka, huwag mo nang itanong, gusto yun ng Diyos. Ano ang ayaw ng Diyos? Yung hindi ka maglaan ng oras para sa Kanya. Alam niyo ba ang Sunday natin ay almost 2 to 2.5 hours lang dito ka magmamalagi. Pero ang tanong, anong ginagawa mo Lunes hanggang Sabado? Christian ka pa rin ba? Alam na natin ang tama sa mali. Kaya nga sabi ng Biblia, kung gusto mo maging sentro ang Panginoon sa iyong buhay, gawin mo yung mga bagay na nakalulugod sa Kanya at ang sabi dito last, yung bagay na ganap. Discern what is the will of God. So pag nagpipray tayo sa Panginoon, lagi natin sabihin, Panginoon, kaya nga sabi ni Jesus Christ, pag nagpray ka, sabihin mo sa Panginoon, Lord, ano po ba talaga ang kalooban mo? Sino mo dito, nandito ngayon, na lagi araw-araw sinasabi mo sa Panginoon, Lord, ano po ba talaga ang kalooban mo sa aking buhay? Then alam niyo sa totoo lang, sumagot ba ng Diyos o hindi, alam mo bang alam mo? Pastor, paano ko nalaman? Ang sabi ng Bible, paano mo nalaman na kalooban ng Diyos yan? Dahil ang sagot mo o ang gagawin mo ay nakalulugod sa Diyos. Kalooban ba ng Diyos na maglingkod ka sa Kanya? Oh. Bakit ka tanong ng tanong, Lord? Kalooban mo pa na maglingkod ako sa iyo, Panginoon? Nakalulugod sa Diyos ang bagay na iyon, kaya gawin mo. Amen ba? Dapat to na unang matanggal sa atin bago ka magamit ng Diyos, hindi ka self-centered. Kailangan dinidinay mo ang sarili mo dahil ang focus mo sa Diyos. Kasi mahirap sumunod sa Diyos kapag lagi mong inaalala ang sarili mo. The more na inaalala mo ang sarili mo, hindi ka makakasunod sa Diyos. Ang tunay na nakakasunod sa Diyos, dinidinay ang sarili at sinusunod yung gusto ng Diyos. Tandaan, ang mga taong self-centered ay mga taong ayaw magpagamit sa Diyos para tulungan ang iba. Napaka-selfish ng taong naligtas, pasensya na ho. Kung kayo ay ligtas na, mga Kristiyano, tumanggap sa Panginoon bilang Panginoon at tagapagligtas, ligtas ka na, pero kung hindi mo inihayo, kung hindi mo ibinabalita ang kaligtasang tinanggap mo, sad to say, at pasensya na po't sasabihin ko to sa inyo, ikaw ay makasarili. Hindi pwede kung natanggap mo ang kaligtasan, pagkatapos mo natanggap ang mabuting balita, ang kaligtasan na binigay sa iyo ng Diyos, ang ginawa mo sa kaligtasan mo, tinago mo. O sinarili mo lang, mga kapatid, ishare mo. Amen po ba? Huwag kayong mahiyang mag-post. Huwag kayong mahiyang magsabing Christian kayo sa social media. Kasi sa social media, napakarami tao. Amen. Pastor, wala na akong kakayanan ng humayo, pero may kakayanan ng cellphone mo para magbahagi ng mabuting balita ni Jesus. Andun ka lang sa bahay mo, pero ang dami mo na reach out na tao. Kasi bakit po? Dahil dun sa mga ginagawa mo. Akala lang mo natin, nagsisend tayo araw-araw ng mensahe o salita ng Diyos, parang binabaliwala ng mga tao, hindi mo, may mga time, may makaka-appreciate ng mensahe ng Diyos dahil may kinakausap ang Diyos. Amen. Amen po ba? Huwag mo kayo manawa. Sa dami mo natin, lahat tayo dito may cellphone, mga kapatid. Kung hindi mo type lagi na magbasa ng Bible, yung mga nare-receive mong mensahe ng Diyos through social media, i-share mo. Mahirap ang mag-reserve, walang bayad yun. Amen ho, baka ho ang maabot noon ay mga tao sa ibang bansa, mga tao ho magpapakamatay na kasi hindi na uso ngayon ho. Although may nagbibigay ng tracks, pero sa panahon natin ngayon, hindi na ho basta-basta. Malay mo ho, may magpapakamatay na, sabi niya ang kanya lang sign, Lord, pag may nag-chat, itigilan ko to. Isipin mo, may mga ganong senaryo. Ang tao sa mundo, 8 billion. Pastor, makakabot lang yung chat ko, pastor, ay mga nasa 1,000 na tao. Sobrang dami yun. Ang hinahanap ng Diyos, hindi 1,000, hindi 1 billion, hindi ho ganun karami. Ang hinahanap ng Diyos, isang kaluluwa lang na ligaw na maibalik mo sa Kanya. Laksa-laksang anghel sa langit na nagdiriwang. Isang kaluluwang makasalanan lang.
Isipin nyo ho, mabigat ho ba sa atin na mag-akay ng isang tao para sa gawain? Hindi. Kaya lang ho, baka ho, nandun tayo sa word na comfort na tayo, ay, okay naman ang buhay ko, Pastor, eh. Ayoko na magdagdag ng effort kasi ano lang yan, eh. Sagabal lang yan, pero wala hong eternal reward yun. Yung mga tao na mumuhay ngayon sa mga nasa comfort zone, kapatid, lumabas kayo dyan kasi wala kayong mapapala dyan. Amen ho? Panahon na para hindi tayo maging self-centered, bagkos tayo maging God-centered na. Ang mga taong God-centered ay mga taong willing sumunod at magpagamit sa Diyos para abutin ang iba. Kapatid, naniniwala ho ako, dadami tayo the moment na lahat tayo ay kumilos ng naaayon sa pagkatawag natin. Tandaan nyo ho, ang Great Mandate, ang Great Commission ng Biblia, go and make disciples of all the nation, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Mga kapatid, ang mandate sa atin ng Panginoon, humayo tayo, ibahagi natin ang mabuting balita, hindi ho sa ano ho, hindi ho sa sobrang dami tao, doon lang sa mga tao ang marireach mo, marireach out mo. Amen po ba? Sana ho, bago tayo umuwi ngayong araw na to, babalik tayo ng mga tahanan natin, may target ka ng isang tao, at sasabihin mo, Lord, i-win ko tong tao ito. Umpisan mo sa panalangin. Umpisa mo sa panalangin. Ang mga taong God-centered ay mga taong willing sumunod at magpagamit sa Diyos para abutin ang iba. Yun ang mga ugali dapat ng mga Kristiyano. Yan dapat ang ugali natin mga taga GCCF. Lord, hindi ako papayag na ako lang ang ligtas. Lord, although hindi tayo magliligtas, pero kaya tayong gamitin ng Diyos para maging instrumento para magligtas ng tao. Hamon, okay, live a God-centered life. Mga kapatid, saan ka man ngayon naroon, ano man ang gagawin mo, uuwi ka, babalik ka sa trabaho mo, papasok ka sa school mo, mamuhay ka na sa Jesus o yung Diyos ang iyong sentro. Amen o? Sabi dito, offer yourself to God, do not be conformed to this world, and finally, discern what is the will of God. Huwag na wag mo natin kakalimutan na kung gusto mo talaga mamuhay ng nakasentro sa Diyos, itong tatlong bagay na ito, huwag mong kakalimutan. In-offer mo na yung sarili mo sa Diyos. Lord, yung kalooban mo na maganap, yung mangyari sa buhay ko, Panginoon, ang sarili ko na to, hindi na to akin, kundi sa'yo. Amen o? Ano ibig sabihin ng word na hindi na to akin, kundi sa'yo na to? Ibig sabihin, yung gusto ng Diyos, yung gagawin mo na lang. At yun nga ang mahirap gawin dahil may mga time nakikipaglaban yung ating laman na gusto rin natin masunod ang ating laman. Huwag tayong umayon sa takbo ng mundong ito. Then sabi dito, unawain natin ang kalooban ng Diyos na magbibigay sa atin ng magtuturo sa atin para malugod ang Diyos sa atin at magawa natin yung ganap para sa ating Panginoon. Mga kapatid, ito ang mensahe ng Panginoon sa oras na ito, live a God-centered life. Amen. So, gusto ang pinakataas na ito.